Hello everyone! Hello, hello, hello! Okay, mic test. Hello, mic test. Itong mic ko na to, minsan pinagloloko ko na ito eh. Alam niyo ba, sometimes ang dami kong kinakut sa... hindi pala. Dahil meron akong editor. Dalitza, hello! Shout out! Ayan. Kasi minsan may mga part ng video, wala palang audio. Nakakaloka. Okay, so anyway, hello! Welcome back sa ating channel. May mga bago na naman po tayong susubukan. Try lang tayo ng try. Dahil maraming dumadating na bago, ang daming naglalabasa na mga bagong products. So, let's try. Hindi ko na nga alam kung bago pa to eh, pero bago para sa akin. Sabi nga nila, 'di ba? Try lang nang try until we succeed. So, sana hindi pa rin kayo nauumay sa aking pagmumukha, pero let's get on with this. Okay. Meron akong mga bago dito from K-Pal. Mostly pala na ipapakita ko ngayon sa video na to is mostly K-Pal dahil balita ako naka 30% off sila from October 2 to October 16. So, ayan guys, let's try. May mga favorite ako dito guys na i-try nyo. Lalong-lalo na to, yung K-Pal One Day Lash Perm. Nako, grabe ka. Parang ano, channel mo na to talaga, no? Lagi tong naka-shout out dito sa channel na to dahil paborito ko tong mascara sa ngayon, guys. I highly recommend that. May favorite din ako dito na lip tint stick from K-Palette din. Tapos may mga bagong pangkilay, eyeliner, yung strong. I think, ano daw to? Ito yata yung pinaka-magandang. Real strong eyeliner. Ayan, marami tayong feature ngayon. Mamaya ilalabas natin yan lahat. But for now, mag-sunblock muna tayo. I-ready muna natin yung ating face. Ang gagamitin ko is Vitapak Whitening Sunscreen. Maaraw ngayon, guys, ha? Napapansin nyo ba? Parang summer na naman. Kaya huwag nyong kakalimutan ang sunscreen. SPF 50+, PA++++, Broad Spectrum Whitening Anti-Aging Moisturizing. Pero nag-moisturize na rin ako ng aking face. Usually, pagkatapos ko maligo, ayun, nag-a-apply na ako kagad ng moisturizer. Tapos, ayun, maglalagay tayo ng sunscreen ngayon bago tayo maglagay ng ating cushion. Cushion gagamitin natin today, ha? Ayoko rin kasi laging naka-foundation. Kaya, kunwari ngayon, nag-foundation ako, kinabukasan, mag-BB cream ako or cushion, ganyan. Hindi ako masyadong mag-BB cream, eh. Cushion, yes. Okay sa akin tong sunscreen na to dahil hindi siya malagkit. Madali siyang ma-absorb sa skin. So, walang epekto pagdating sa pag nilagay mo na yung foundation. Hindi siya sticky feeling. So, ang gagamitin nating primer is, dahil nakalimutan ko to dun sa nakaraang video sa MAC. Ayan, itatry na natin yung MAC Rep and Prime Pore Refiner Stick. Ngayon ko pala siya susubukan. Nanghihinayang talaga ako nun dun sa video na yun. Dahil hindi ko nga siya na-try. So, dito lang natin siya i-concentrate sa areas ng face ko. Ayan, dahil ito talaga, hindi ko alam kung nakikita nyo sa camera. Pero malamang kung sa big screen kayo nanonood, kunwari sa TV, ganyan. Sa cellphone kasi hindi masyadong halata yung skin ko. Pero pag manood kayo sa TV, ay, kitang-kita ang texture ng aking skin. Pero I think it's improving na. Ay, lalo na dito sa primer na to. Ooh, I like. Ang ganda. So, ginagawa ko pataas para talagang napapasok niya yung aking pores. Ayan, napapansin nyo? Ayan, no? Ooh, excited na ako maglagay ng cushion. So, tsaka maganda yung ganyan siya na nasa stick. Kasi hindi ko na kailangan pa i-squeeze out. Sometimes, sobra pa yung nailalagay ko. Okay, for my cushion, Lights, Camera, Action, Super Face. Ito yung pinaka-paborito ko talagang cushion sa lahat ng cushion na meron ako. Available to sa Caris. Ito yung pinaka-okay na cushion sa mga morena. Kasi maganda yung kulay niya. Hindi maputi. Tingnan nyo, oh. Saktong-sakto, oh. Diba? Ilalagay ko yung link sa description box kung interested kayong subukan to. Maganda siya para sa akin. Pangmatagalan pati siya na cushion. Pero ang pinaka okay para sa akin is, eto lang yung cushion ko na, alam niyo yun, yung hindi maputing-maputi. Kasi yung mga cushion nakakatakot gamitin kasi ang puti. Pero ito hindi. Kaya okay to kahit sa morena. Ang shade ko dito is natural. O diba? Parang saktong mix siya ng may pagka-dewy, pero okay siya para sa oily skin. Hindi naman ganun ka-dewy na mukhang malagkit yung itsura mo. Mag-powder tayo. I will use Fair Light Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder. This is from Jen Mons PH. Wait lang. Ito yung gagamitin kong pang bake. Pwede kaya ito pang bake? Kasi ngayon ko pa lang ito itadry eh. Not sure. Unang sponge. Okay. So, ito na yung itsura niya. So, kuha tayo. Then, lagay natin dito.
Andyan dito. Doon siya itsura ko. Ayan. And then dito sa kilay, dahil sobrang oily niyang kilay ko na yan. Hindi pa to available dito sa Pilipinas. Online pa lang siya available. Sana i-release ng Maybelline din to para meron loose powder, no? Kasi maganda to pang bake. Yata. Ngayon ko pa lang naman tinry. I mean, kasi kapag loose powder, yun ang pwedeng pang bake. And mas okay siya para sa oily skin. For now, napapansin ko yung powder niya, medyo maligas-gas, which I think kaya para sa akin is okay siya pang bake. Pag feeling nyo yung powder is maligas-gas, parang cornstarch yung feeling, yung texture, ganun yung okay para sa oily skin kasi meron siyang oil-absorbing chorvanes. Yun. Okay, so magkilay na tayo. Ang dami kong itatry na pang kilay. Hindi ko alam kung alin dito yung unahin natin, pero malamang sa isang side, magkaiba. So, we have yung Lasting Two-Way Eyebrow Liquid. I think nasubukan ko na to. Hindi ko na maalala. Parang meron akong ganito dati. Pero, ito yung pinaka-interesado talaga ako. Dito, sa Lasting Three-Way Eyebrow Pencil. Meron ka ng pencil, meron kang powder, tapos merong spoolie. Gusto kong malaman kung paano nila naggawang ganon. Parang tatlong product in one. Ayan o. Ah, okay. Ayun pala yun. So, ayan siya. Meron tayong pencil na retractable. And then, kapag tin-twist mo to, andito yung powder. Ang galing naman. Ayan o. Doon sa pinakadulo, yung spoolie. Diba? Okay yung ganito ah. Sige nga. Let's try this. Ang shade nito is mocha brown. Okay. So, okay, madali siyang ikulay. Although, yung tip niya is ganyan lang. Mas preferred ko sana yung triangular kasi mas madaling i-apply. But, eto wala naman akong problema. Medyo tricky lang siyang gamitin dahil hindi siya angled. Okay, pero madali siyang ikulay. Ayan, as you can see. Maganda rin yung kulay niya. Sige, eto. Okay, maganda yung kulay niya, oh. Hindi masyadong mapula. Okay, so next, gamitin natin yung spoolie na nasa kabilang dulo. I-brush lang natin para mawala yung harsh lines ng lapis. And then, dahil merong mga empty spaces dun sa gitna, ayan, gamitin natin yung powder. Ayan, i-dip mo lang siya here. And then, ayan na. Sponge yung applicator niya. This is not bad. I like this. Mabilis lang siya. Alam niyo yun, pang mabilis ang pagkikilay. Tapos, travel friendly din to. Kasi andito na eh. May spoolie ka na, may pencil ka na, may powder ka na. Ayan. I like this. Try naman natin tong Lasting Two-Way Eyebrow Liquid. Ah, liquid naman to. Okay. Medyo nag-aalangan ako dito. Kasi, alam niyo, ito maganda. Yung mga ganyan. Maganda yan dito eh. Tingnan nyo ah. Magdodrawing tayo ng parang ano, buhok. Oh, diba? Pwede siya dito. Okay. So, eto, kung meron kang patchy sa kilay or kung meron kang peklat, pwede mong iyan yung gamitin mo para pan-drawing, kunwari ng kilay mo. This one is okay, pero hindi ko to magagamit ng buong kilay. Alam nyo yun. Para sa ganito lang, yan. Naglagay na rin tayo dito sa kabila. But, dapat ito yung pang final touches natin eh. Okay, ito pa rin yung gagamitin ko on the other side. Meron din pala siyang powder sa kabila. So, two-way lang talaga siya. May powder and then merong eyebrow liquid. Okay, alam nyo medyo nag-struggle ako dito sa part na to dahil merong pimple sa kilay ko. Ayan, nakikita nyo ba? Ang hirap mag-shape ng brows pag ganyan, no? Kakainis! Okay, beblend ko lang muna yung aking binake. Magsiskip tayo ng eyeshadow ngayon dahil hindi natin kailangan. Dahil gusto kong makita yung pinaka-eyeliner na itatry ko. Ay, by the way pala ha, naglagay ako dito sa part na to kasi kalbo yan yung sa akin. Yung eyebrow liquid, ayan. Yan yung nilagay ko dito. Para kunwari, buhok sa kilay. Alam niyo yun? Pero parang masyado na siyang square. Pero alam niyo sa Instagram, nakikita ko yung mga post, yung ano, yung pang nagme-makeup sila. Parang gumagawa pa sila ng unibrow. Para pantay na pantay ba? Parang ganun. Never ko pang tinry yun. Okay, moving on. So, ito yung two-way. Ngayon ko lang nakita, akala ko eyeliner. So, yung two-way, meron siyang kasamang powder. Kung merong three-way,
two-way, meron din namang one-way. Ito siya, ano lang siya. Gawa-gawa ko lang yun, guys, ha. Ito lang siya. Ayan, no. Wala siyang brush whatsoever. So, ganyan lang siya. So, kung gusto niyo ng ganyan, manipis lang, pwede niyo itong kapalan, like that. Pwede ring manipis lang. So, depende kung paano kayo mag-drawing. So, again, ha, makakatulong yung mga ganito kung meron kayong peklat sa kilay, putol yung kilay nyo, kasi pwedeng pang-mimic lang siya ng brows. Okay, doon na tayo sa eyeliner. I will be using itong kanilang strong waterproof. Ito na daw ang pinakamagandang eyeliner para sa mga oily ang eyelids. Ah, they have here yung ano, super black. Ito yung dati nila, super black. Actually, hindi ko to masyadong bet dahil yung kanyang tip ay brush. Mas preferred ko kasi sa eyeliner is, alam niyo na yan, felt tip. Yung brush tip kasi medyo mahirap siya para sa akin. Pero ito siya, ayan. Ayan o, ayoko kasi nung ano, medyo mahirap yung gamitin for me. For me lang naman, ha? Depende sa inyo kung ano mas preferred nyo. Pero mas madaling i-maniobra yung felt tip. Pero ito, hindi ko sure kung ito ba ay... hindi ako sure, ha? Parang feeling ko brush tip din siya. Ay, ang ganda ng lalagyan. Guys, ito lang yung hindi naka 30% off, ha? Dahil ito eh bago. Brush tip pa rin siya. Pero mas matigas siya na brush tip. Pansin ko lang. Okay, so try natin to. Meron akong isa, yung ito naman is brown black. Ang ganda ng eyeliner na to. Tingnan nyo, oh. Gusto ko yung pinaka, ano niya, parang metallic na design. Ito yung super black. Ayan, si super black. And then, ito naman si brown black. So, doon tayo kay Super Black para ma-test out natin yung longevity and makita natin talaga kung ano ang mangyayari sa kanya at the end of the day. Ooh, okay. Sinadya ko yan, guys, ha, na talagang makapal para makita natin kung pang matagalan talaga siya. Ayan, super black talaga, as you can see. Gusto ko yung kulay niya, ha? Black na black talaga. Okay, ganyan yung gusto kong eyeliner ngayon. Mga may pinaglalaban na eyeliner. Para matest natin talaga, makita natin kung ano mangyayari. Kinapalan ko talaga yan, intentionally. Okay, so, meron tayo ditong Real Lasting Eye Pencil. Lahat dito, susubukan talaga natin. Kasi gusto ko para medyo smoked out yung sa under eye area natin. We have the pencil. So, ito siya. And then, we have yung kabilang tip, which is, ano yung tip? Oh, okay, pang smudge. I like this. Okay. So, ilalagay natin siya sa under eye. Anong kulay nito? Black na black ba siya? Ah, yes. Black na black siya. And para rin siyang kohl eyeliner. Pero, ay, hindi. Wait lang, guys, ha. Hindi siya ganun ka black na black. Sorry. Hindi siya ganun ka black na black. Ayun, no, parang medyo brownish black siya. Pwede rin naman siya sa eyelids. Pero mas preferred ko siya ngayon dito sa lower lash line. Kasi magsasmoked out tayo. Gagamitin natin yung smudger na nasa dulo. Ayan, gamitin natin yung smudger na nasa kabilang dulo. Gusto ko yung smudger nila. Kasi talagang patulis yung dulo. Yes! Ayan, good. Ang fierce nung dating natin today, ah. So, ang ginawa ko halfway lang. Tapos, para i-coconnect natin siya dun sa pinaka-eyeliner. Yung nilagay natin dito sa taas. Ito, guys, kasama yata sa sale to ngayon. Yung One Day Lash Perm. Paborito ko to, sinabi ko na kanina. At actually, paulit-ulit na akong nagsasabi na paborito ko talaga to. Kasi maganda yung brush niya. Tingnan nyo, ha? Ayan, yung mga gusto kong brush. Enough para maabot yung mga maiksing lashes ko. Especially sa bandang dulo. Ayan, oh, dito sa may corner. Ayan, naaabot niya talaga. And kahit na ilang layer yung ilagay ko, hindi siya nagka-clump-clump. It's volumizing, it's lengthening, and namimaintain niya yung curl ng aking lashes. See, diba? Abot na abot niya. Try natin pang tight line to, ha? Ay, pwede. Yes, pwede siya pang tight line. Okay. Mag-tight line din tayo dito sa baba. Para fierce na fierce talaga ang dating. Hindi siya ganun ka-intense na black, ha? Pero okay naman kasi at least hindi siya masyadong dramatic, alam niyo yun.
Nakakatakot na yung itsura ko. Maglagay na tayo ng kulay sa ating cheeks. I will try itong Lasting Cheek Tint. Okay, ang ganda ng itsura nito, guys. Tignan nyo, ha? Ayan, Meron tayong iba-ibang shade. Isaswatch ko sa inyo lahat para may idea kayo kung anong klaseng cheek tint ito. Ayan. Nasa compact siya. Ang galing. Okay. Tingnan natin, ha? We have orange, peach, and rose. Okay lang siya. Hindi naman siya nabasag. Ayan. Ito yung orange. Ang ganda ng lalagyan, ano? Ito lang siya. Maliit lang siyang ganyan. Tapos meron siyang salamin. Wow, cute! Okay, buksan muna natin lahat. Dahil walang kakulay-kulay yung aking pisngi at nakakatakot na yung itsura ko. Okay, ito yung 01 or orange. Tama ba? Okay. Kasi nasa box lang eh. 01 lang yung nakalagay dito. Ito yung 01 or orange. Meron siyang maliit na salamin dyan. Ayan. Swatch na natin. Can you see? Ayan yung orange. More. Let's add more. Ayan siya. Madaling i-blend to. So, next, let's try 02 or peach. Okay. Ito naman yung peach. Ang cute ng orange. Parang yung orange yung gusto kong gamitin. Hindi masyadong makita si peach sa skin ko, ah. Okay. Okay, next is 03 or rose. Tama ba? Okay, ito yung rose. Ah, ito yung pinaka matingkad ang kulay. Gusto ko si orange. Okay, si orange. Sarap niya hawakan. Ano ba? Peach yung nahawakan ko? Sorry. Okay, ito si orange. 01 or orange. Ito yung gusto ko. Okay, so kahit na nag-powder na ako, okay lang. Hindi siya mukhang patchy. Let's add more. Lalagay ako dito, ha, para kunwari naarawan, ganyan. Mag-drunk blush nga tayo, karirin na natin to. First of all, wala akong masabi sa blendability niya. Dahil pag nilagay mo nga siya, parang siya yung mga lip balm na ganito. Na gagamitin mo yung daliri mo para i-apply siya. Pero ito, cheek tint to, guys, ha? Madali siyang i-blend kahit na meron akong powder. Hindi siya nagmukhang patchy dyan. And pwede kayong magdagdag ng magdagdag. Depende sa pangangailangan nyo. Kung gusto nyo ng drunk blush, ganyan. Sige, add more layer. Diba? Oo. Para sinampal-sampal na talaga ako ng mga 20 tao. Okay, nagdagdag ako ng konting contour. Ito yung ginamit ko yung vanilla ko. So, contouring for sculpting face. Ito, shade na to. Nagdagdag ako dito para medyo, para mag-add ng warmth sa aking face. Hindi na to first impression dahil nasubukan ko na to. And currently, ito yung ginagamit ko na lip product whenever nakikita kong dry yung lips ko or kailangan ko talaga ng lip balm pero may kulay. So, ito yung paborito ko ngayon. This is the One Day Lasting Lip Tint Stick from K Palette. Ang shade na madalas na gamitin ko is yung yung number 4 or yung juicy red. Ayan, o tingnan niyo konti na nga lang. So ayan siya, ayan. Isa-swatch ko sa inyo isa-isa para makita niyo yung color. Ang ganda kasi nito kasi pang matagalan siya, nagiiwan siya ng stain sa lips. Tapos ang ganda ng kulay niya, maganda siya sa labi and it's moisturizing, very very moisturizing lalo na kung talagang malala yung pagbabalat ng labi mo. Okay, let's start with number 1 or Glamorous Beige. Tingnan niyo, para siyang nagme-melt sa labi pag ina-apply. Ayan o. Ang ganda, diba? So, ito si Glamorous Beige. Parang wala lang. Parang nude lang siya na lipstick. Ganyan. But it's glossy. Pero ano siya, ha? Very moisturizing. So, ayan siya. Parang kung ayaw nyo ng may kulay, Glamorous Beige or number 1. Okay, next, let's move on kay number 2, which is Coral Peach. Ito naman yung Coral Peach. Burahin ko lang to, guys, ha? Nagiiwan naman siya ng stain, so you don't have to reapply. Pero kung dry yung lips nyo, I suggest na mag-reapply kayo pag nawawala na siya. Okay, ito naman si Coral Peach or number 2. Ayan, si Coral Peach or number 2.
para rin siyang magic lipstick na at first parang hindi mo nakikita yung kulay, pero once na tumagal siya sa labi, nakikita mo na unti-unti lumalabas yung color niya. Okay, next, let's try yung number 3 or si Rose Pink. Ayan, si Rose Pink. Pero mas gusto ko talaga yung 04. Ito yung paborito ko, guys. Ito kasi ma-pink talaga, oh. Saktong-sakto ngayon, nung tingnan nyo, nagbabalot yung labi ko. Dry siya. Ito si 04 or Juicy Red. Ayan siya, oh, diba? Kung masyadong matingkad yung color sa inyo, pwede kayong mag-ganyan lang. Pero I suggest na huwag kayong mag-ganon kung dry yung lips nyo. Hayaan nyo lang ma-absorb yung moisture. Kasi makakatulong yun para makarecover yung labi nyo. Ayun, nagbabalat talaga yung labi ko. Huwag nyo gagawin yun, ha? Huwag. Huwag nyo akong tutularan. Sa totoo lang, parang may pinaglalaban tong drunk blush natin today. Pero kakaririn ko to, guys. Kakaririn ko to para sa inyo. Anyway, so magbabalik ako mamaya for my final thoughts dito sa eyeliner, dito sa cheek tint. Yun lang. Kasi itong mga to, na-try ko na. Pati yung sa pangkilay din pala. Okay. See you later, guys, for my final thoughts. Okay, nakatabingi ako, guys. Pero mag-update lang ako, ha? After ilang oras, last and final update na to. Hindi na ako nag-bother na i-set up pa dun sa kabila. Kasi magbubukas pa ako ng ilaw, eh magbubura na ako ng makeup. Nakapanood ako ng movie. At sobrang nakakaiyak, guys. Kung hindi nyo pa napapanood yung Wonder, yung kay Julia Roberts and Owen Wilson. Oh my God! Diyos ko, iyak ako na iyak. Pero in fairness, tingnan nyo yung eyeliner ko. Hindi na bura. Uy, ang ganda. Ito lang, dito lang sa inner part kasi pinupunasan ko. Pero hindi halata. Ayan, oh. My gosh, panoorin nyo talaga yun. Habang nakasuot. Kung gusto nyo rin i-test out yung Kay Palette na strong eyeliner. My gosh. Pang-iyakan to. Kahit mag-break kayo ng boyfriend mo. Grabe, iyak ako ng iyak. I swear. Pero anyway, bakit nire-review ko yung movie? Dahil hindi movie ang nire-review natin. Okay, final thoughts. Yung mascara, the best talaga to sa akin. Never siyang kumalat or smudge. Yung eyeliner is wow. Yung pangkilay is okay lang. Hindi naman siya pangit, pero hindi rin naman siya ganun kaganda. So, okay lang sa akin yung eyeliner. Siguro yung ganun, yung ginamit ko, ayan o, nandito pa siya. So, that's good. Basta yung eyeliner yung pinaka-okay sa akin. Tsaka yung, ano, yung cream, yung, ano yun? Yan ba yung tawag ka? Oh, basta yung nilagay ko dito sa cheeks. It's good, pang matagalan, pang buong araw. Hindi na ako nag-reapply nung lasting tint din nila. So, yun yung mga highly recommended ko. Yung kilay lang yung medyo, okay lang. Pwede na. Kung naghahanap kayo ng eyeliner, oh my gosh, tingnan nyo, ganun pa rin yung itsura niya, kung ano yung itsura niya kanina. Oh, grabe, simula pa lang ng movie, umiiyak na ako. Ewan ko ba, bakit ako ganito? Pero yun lang, sana nagustuhan niyo tong review na to. At kung oo, don't forget to thumbs up. Comment kayo sa baba kung meron kayong mga request. Feel free, sige lang. Mag-comment lang kayo dyan. And I will see you again on my next one. Bye!